walang naglilinis sa highway. Ngayon, wala. Yun lang doon, malapit sa Brandon kanina, meron. But ngayon dito, walang plow truck dito na naglilinis. Tapos, sinirado nila ang highway. So, anong purpose nun? Anong... Doesn't make sense. Right? Nagsarado kayo ng highway, pero walang naglilinis na plow truck. So, anong gagawin doon? Tambay lang mga truck driver doon. Sayang, di ba? Sayang yung oras. Sayang yung reload. Okay? Tatambay ka doon, gagastos ka doon, pero walang naglilinis na plow truck ngayon dito. So anong purpose nila? Bakit sinirado nila yung highway? Dahil madulas? Eh kung madulas, dapat nilinis na nila. Dapat meron ng plow truck na nagbubuga na ng asin dito ngayon sa highway. Wala. Asin wala. Buntag sa inyong tanan. Nakakukaroon din sa Brandon City, Manitoba. Kanina pa dun sa Winnipeg, ang pangit na ng kalsada. Kasi yung bagyo kahapon, nag-torn and burn. Expect namin siya na papasok sa somewhere. Uy, wala, sarado na naman ang kalsada dito. Saradong kalsada for sure. Inexpect namin kahapon yung bagyo na papasok sa Winnipeg, but umikot lang siya. Yung pasok ng hangin, instead na papuntang north, bumalik ng west at bumalik ng North Dakota. Oh, sarado ang kalsada, guys. Yeah, sarado din yung kalsada. Wala po yung option na nagkaroon kundi musulod dari sa ESO. Kasi nirado ang kalsada. Dito na ako, gusto na ako dito. Close na siya. Wala ko kabalo kung asa ko musulod na ni Ron. Oh, Allah. Punong-puno eh. Na, asa ko musulod na niya? Puno din dito sa ano, sa ESO. Oh la la. Dito tayo. Thank you.
naman ako dito sa ano. Diri sa side sa ISO, okay na pong ISO during ito card lock din siya. Both sides sarado. Daghang din sa kanan. Wala, hindi ko sila pwedeng i-block. Titingnan natin sa ano, sa tanaw na to, sa taas niya palupad ng crown. Gahapon, late na namin yung matanaw ni. Kaya gahapon, ang storm papasok sana ng Winnipeg. Pero nag-U-turn siya. Kasi gimonitor na mo gahapon, ako mismo, gimonitor na ako gahapon ang sulod sa Baguio. Kasi expected nga mag-land siya sa Winnipeg. But ang gihimo sa hangin, wa siya nag-land og daghang snow. Nagbaba og snow dito sa Winnipeg City, kundi murag nag-bypass siya, nag-iwalay itong isa, ang dako nga formed sa snow, ang bagyo, nag-U-turn siya, muning giigo niya ning Manitoba, and then nibalik siya sa North Dakota. So dili ko makakuha og kuan, dili ko makakuha og permission para maka-take off ang drone. Layo na kayo siya pag mudagan pa ko diri, mag pa-north, then west, then balik ng south. Layo na kayo siya. Uy, na may gauna-una dito nga truck. Skelton. Saan ito? Gauna-una naman siya dagan. Mahaw na lang sa Kubay. Okay. Nahawa ko ganina sa Winnipeg. Alam pa siya kanina. Sa'yo ko ba? Ako ay pumahaw. Pero na yung dagan na truck. Oh. Saan siya? Dagan na daw po.
pulis ni Ron kay. Na naman idagan duha ka po. Lang yun aning Manitoba oro mani permi basta na ay storm na ay dako na snow na ihulog ang kaning area kani permi magsarado mo gini sa permi kaning Trans-Canada 1. Ang problema lang kay kining mga maintenance sa highway kani siya kung guni siya kaning permi guni siya daanan sa mga truck mga from Toronto or from Ontario to Saskatchewan to British Columbia to Alberta kining highway. So unta dili nila kinahanglan nga or magbutang sila og daghan nga plow truck, no? I-maintain nila ba kanang unlike magud sa lying like sa Ontario, ha? Sa Ontario pa lang pag naay forecast nga naay dako nga snow nga ihulog anang lugar, ha? Ang ilahang mga plow truck nila gadagan na, gamonitor na sa area. Kining Manitoba, maghulat pa ni sila the next day. Maghulat pa ni sila kung mahuma na ang snow. Dili bitaw nga ka ng while ka hulog na sa gabi. I-bulldoze na nila. Muna karon na ay mga truck, na ay mga load na ma-delay sila sa ilahang mga delivery. Okay? Sarado mo ng kwan, sarado mo ng highway. Kaya mga plow truck, hindi man sila katrabaho ganang sa night or kagabi eh, kahapon ba nila nahulog ang snow eh, kahapon pa sa hapon na nag-fall down ang snow din sa Trans-Canada 1. Unta, humana ni siya kagabi pa, pero wak man nila trabaho ay ilang trabaho, no? Pero di mo takabuot, kaya ilaham na. Hindi mo siya, handlock po siguro sila nga mag-buldo sa ning highway, niya, kusog ang snow. Pero believe ka sa taga-Ontario, kaya taga-Ontario, mas kuso kayo lang snow, daily pwede isarado ang ilahang kalsada. Okay, ang Ontario ba yan, 17-11, maura na yung highway. Kung magsarado na, daghan kang truck from Toronto, kung asa nagikan dyan ang mga truck, ma-standby. So ang mga pagkaon, mga goods na kinanglan, ma-deliver na, ma-delay. Ang kining area dire kining mga plow truck dire sa Manitoba kaya walang pakialam. Yan, daming na stop doon. Siguro may mga truck din na papuntang eastbound ay stuck din sila dahil wala man i-bulldoze ning highway. Makuan ba mga tapulan? Wala siya permi mabantayan maski sa city sa Winnipeg. Dili dai na sila mag-bulldoze dayon, magulat pa na sila pagka-ugma pa. Ayha pa sila maglimpyo pagkaugma. Wala ko nagreklamo, ha. Nagsulti lang ko. Wala ko nagreklamo ako ning mahinon mo nga ikaw dali mag-plow truck. Ay ayaw mo ka. Nagsulti lang din na mo ni siya kalaki ani mga tawo ano dere. Gahi kay ming tulo. Gahi kaayo ming tulo. Kalaay mo tulo ro mi ka truck nagdagan garon. Kay nanibat mi dito sa pilahan sa Brandon. Usa ka Skelton Car Carrier o usa ka Q-Line. Gahi kayo, mga gahi kay gulo. Ang uban, tuwa pa rito, nagpahulay pa sila. Nakatulog pa siguro, tulog pa sila. Dahil nga sarado yung highway. So kami tatlo, dahil mga mahilig mag-iskapo nung high school, ayun, iskapo kami doon sa pila. Kami ngayon nandito sa highway. Kami lang tatlo. Wala pa ako nakakasalubong for 20 minutes now. Wala pa ako nakakasalubong truck from dito sa west papuntang west side. Wala. Tatlo pa lang kaming truck ngayon ang umaarangkada.
Arriving at coordinates on the right. Hi. This for you. So. Thank you. Hi. Look at it here in just a minute. Yeah, sure. Here, lumber. Can I get you just to guide me in here? Sure. Okay. A little bit, yeah? Yeah, a little more, yeah. Okay. With two guys. Yeah, I know. Sign up here. Oh, yeah. And oh, yeah. Thank you, sir. All right, thank you. You're welcome. Drive careful. Thank you, sir. Sa lifestyle nila, kung anong pamumuhay nila.
wala akong idea. Pasensya na, hindi ko napasagot dyan ako. Wala akong idea. But yung tanong na yan, ibabalik natin sa ating mga viewers kasi I know na meron tayong mga viewers dyan sa British Columbia from Kamloops, Surrey, Langley, sa pa ba yung mga viewers natin or yan. Sila mismo makapagbigay ng sagot dyan sa comments na yan. Kung maganda ba tirahan ng Kamloops. Kasi ako wala talaga. Pero ba't yun nga sabi ko sa'yo, British Columbia ay napakaganda probinsya. Kami mismo mga taga Manitoba, Saskatchewan, Alberta, taga sa party ka ng probinsya dito sa Canada, pinupuntahan itong British Columbia dahil sa nagkagandahan nilang mga lake. About sa lifestyle, wala akong idea kung paano sila nabuhay dyan sa British Columbia. I think last time bumiyahe ako ng British Columbia sa may Squamish, then sipat agad ako, okay? Pagkakuha, pagkapick up ko ng load, then sipat agad ako, exit ako ng Kamloops, labas ako ng Edmonton. Ito lang yung inihintay kung magkakataon. Sana makakuha ako ng matawag doon, scooter. Kasi kailangan ko ng scooter lalo na ngayong summer. Dahil minsan nag-layover ka sa isang malapit na syudad. Like example dito sa Canada, isang state sa America. Hindi mo naman kasi pwedeng dalhin itong truck. Tutulin mo itong truck tapos kumala ka sa city center mismo. Dala-dala itong bobtail, no? Sobrang laki nito. So kailangan ko ng scooter para makakala ako sa loob ng syudad nila. At para may pakita ko sa inyo kung anong meron dyan sa area or sa isang state or sa isang hindi kilalang town sa isang state na yan, no? Yan ang hindi ko nagagawa dahil nga wala akong scooter or wala akong bike na magagamit. Maganda sana, maganda ngayong summer, sana makakuha ako ng isa para makaikot tayo sa loob ng syudad. So ulitin ko ulit yung mga taga British Columbia, kailangan ko ang sagot ninyo, i-comment ninyo kung maganda ba tirhan ang Kamloops, British Columbia. But no, heading ako ng Abbotsford, British Columbia. Mamaya, titigil tayo mamaya doon sa Petropas, sa Kamloops. Malilipad tayo ng drone. Meron akong chance na mapagbalipad ng aking drone ngayon dahil maganda ang weather. Walang snow, sunny, napakaganda ng panahon. So, abangan ninyo mamaya. Papakita ko sa iyo, Virginia Madronado, Kamloops, British Columbia.
tayo. Yeah, nandito na ako sa ano, sa Abbotsford, sa Q-Line. Karating ko lang. Talagang sagad-sagad yung aking oras. Dahil ang daming traffic sa, not traffic, ang daming mga road construction sa dinadaanan hanggang makarating dito. As in, siguro 15 minutes. Karating ko lang. And ito yung ginagawa ko ngayon. Maghuhugas ako ng truck dahil pupunta ako bukas ng Washington. Ang dumi ng truck dahil kanina nag-snow sa taas, umuulan. So saglit lang naman, talagang hapyaw lang na hugas. Pagod na ako. Dito tayo may ilaw. Kasi yung ilaw ko sa aking GoPro dito sa taas, naiwanan sa Winnipeg. So pagod na but kailangan malinis yung aking truck bago ako mag-hit ng Washington tomorrow. It's too late na. Sa oras sa Manitoba, ano na siya? Mag-alas 11 na ng gabi. Ngayon ay 8 pa lang ng gabi dito sa British Columbia. Dito ako sa Abbotsford. So, maybe dire na ako humano na akong video. Medyo taas na gini siya. Pasensya kayo mga. Okay. Maghugas pa ko, magsabon pa ko sa cab, no? So, manumano na lang. Malakas naman tong hose. Then binigyan ako ng sabon yung driver na lumabas kanina. Maski pagod na, kahit pagod na, but I have to do it. Kailangan malinis lagi ang track. Kailangan permi, limpyo ang track na ako. Okay. Pangit mo na magdaganta sa shuttle or sa Washington or sa highway, yeah, ang atong track nagkabulingit kay gitag British Columbia. No? So, manon ako ang video. Daghangin salamat sa inyong pagtanaw. Yeah. Pag-amping mo permi din ha. Keep safe and keep on trucking.